Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ito ang pinakamasayang araw ni Ronald dahil sa wakas ay nangyari na rin ang pinakaaasam niyang pag-iisang dibdib sa pinakamamahal niyang si Rica. Habang minamasdan niya si Rica mula sa bukanan ng simbahan na hinahatid papalapit sa kanya ng biyenan niyang lalaking si Mang Simon, ay hindi mapigilan ni Ronald ang maluha sa sobrang galak. Sa dami na nangyari sa kanila sa loob ng 7 taon na magkasintahan, ay hindi ito naging hadlang para makarating sila sa puntong ito, na kung saan ay ikakasal na sila at magiging isa sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Kaya ng mga oras na yon, pagkatapos nila magtagpo ng asawa ay napangiti siya ng husto, para siyang nakalutang sa alapaap habang nagpapalitan sila ng aydu hanggang sa matapos ang seremonya ng kasalan. Masayang-masaya ako dahil ikaw ang napangasawa ko, love. Abot langit din ang ngiti ni Rica matapos itong marinig sa kanyang asawa. Kaya habang naglalakad sila palabas ng simbahan ay hindi rin mapigilang maluha ng babae. Salamat sa pagtitiwala, Mr. Ko. Sabay silang nagngitian at pagkalaon nang nasa pintuan na sila ng simbahan ay naghalikan sila sa harap ng maraming tao. Kasunod ng pagpapalipat ng mga puting kalapate. Maraming salamat din sa pagtsatsaga sa akin, misis ko. Ay, naku, ang sarap pakinggan kapag ganyan ang tawagan natin, no? Oo nga, ang sarap-sarap sa feeling natin. Matapos silang marinig ang mga palakpakan ng mga tao'y sumakay na nga ang dalawa sa arkiladong kotse at nagtungo na nga sa reception area para ituloy ang kasiyahan. Pagsapit ng gabi, habang nakakasiyahan ng mga bisitang natira, ay nanatili lang si Ronald sa isang table kasama ng iilan niyang mga kaanak at bisita. Nakapagpalit na rin siya ng damit na mga oras na yon. Si Rica naman ay bumalik sa hotel nila dahil hindi pa ito tapos sa pagpapalit ng damit. Sa gitna ng kasiyahan ay nagmasid-masid lang si Ronald sa mga taong nagsasayawan at nagiinuman. Hindi siya masyadong nag-inom ng sandaling yon dahil ayaw niyang magpakalasing. Sa kaiikot niya ng tingin ay hindi sinasadyang mahagip ng kanyang mga mata si Mang Simon, ang biyenan niyang lalaki. Nasa dulong table ito kausap ang iilang kabataang babae. Natoon ang tingin niya sa Ginoo dahil kilala niya ito sa pagiging matinik sa babae, mapabata man o may edad na. Kahit 60 years old na ang Ginoo, ay maganda pa rin ang postura ng pangangatawan nito. Bukod doon ay makisig pa rin tingnan si Mang Simon. Ang tanda kasing kwento ni Rica sa kanya noong kabataan ng Ginoo ay talagang sikat ito sa mga babae. Mukha kasing modelo noon si Mang Simon dahil sa kagwapuhan, katangkaran, magandang pangangatawan, makinis at morenong kutis. Marami talagang noong pinaiyak, pinaasa at sinaktang babae si Mang Simon noong kabataan niya pa lamang. Ayon nga sa katuwa ang kwento nito, kapag nakakausap ni Ronald ay napikot lang si Mang Simon ng namayapang si Aling Charlotte na nanay ni Rica. Nabuntis kasi noon si Aling Charlotte at sinabi ng pamilya nito ay kapag hindi niya pinakasalan si Charlotte ay hahantingin nila si Mang Simon at puputulin ang ari. Kaya dahil sa takot ay pinakasalan at nagsama na nga sila hanggang sa bawian na ng buhay si Aling Charlotte. Napangiti si Ronald nang maalala ang kwentong yon at habang nakatingin siya sa biyen ng lalaki ay hindi maiwasang makurious siya sa binubulong-bulong nito sa isang babaeng kaedaran lang nila. Ay, si Tatay Simon talaga oh. Napakatinig sa mga babae. Ano kayang binubulong-bulong niya? Naudlot na sa pagsasalita ng mag-isa si Ronald dahil bigla na lang tumayo ang babaeng binulungan ni Mang Simon. Pagkalaon ay naglakad ito palayo at hindi nagtagal ay sumunod naman doon ang Ginoo.
Nako po, dumali na naman si Tatay Simon. Habang napapatapik noo, ay lumingalinga si Ronald sa paligid at nagmamasid kung may nakapansin ba sa ginawa ng kanyang biyena na lalaki. Mabuti na lang talaga ay abala na ang mga tao sa kasiyahan, sa ayawan at inuman ng mga oras na yon. Kasi wala nang nakapansin maliban sa kanya. Pagkadakay tumayo si Ronald para sana sundan ang biyenang lalaki at pigilan nito ang kaso lang ay sumulpot na bigla si Rica. Saan ka pupunta, love? Nandiyan ka na pala. Nakaagulat ka naman, love. Eh, wala naman. Tumayo lang ako. Nakakangalay na kasing umupo eh. Saglit na sumulyap si Ronald sa daang pinuntahan ni Mang Simon. Subalit, hindi na niya ito nakita. Nagpalinga-linga si Rica at nang mapansin ito na wala ang ama sa paligid, ay saka siya bumaling sa asawa para magtanong. Eh, nasa na pala si Tatay, love? Napansin mo ba kung saan pumunta? Medyo nagitla si Ronald sa tanong ng asawa kaya naman napalunok-laway naman siya at pagkatapos ay muling umupo. Inaya na rin niya munang umupo si Rica. Parang nakita ko nagpunta yata sa banyo eh. Sabi niya kasi kanina naiihi raw siya. Nagtanong pa nga sa akin kung saan yung CR eh. Ganun ba? Baka mamaya naglalandi na naman kasi yun eh. Nakakaya kung dito pa. Alam mo naman yung si Tatay, napaka... Hindi pinatapos ni Ronald magsalita ang asawa. Tumayo siya at naglahad ng kamay sapagkat eksakto habang nag-uusap sila'y biglang nagbago at naging love song ang tugtugin. Can I dance with my wife? Kinikilig na parang dalagang nag-abot kamay si Rica sa kanyang asawa. Sure, my husband. Pagkakita ng mga tao sa kanila ay binigyan ng mag-asawa ng daan para mapagitna sa entablado. May mga nagsigawan sa tuwa, nagpalakpakan at sumipol. Meron ding napapasigaw ng kiss, kaya habang nagsasayaw ay panay ang tukha ni Ronald sa kanyang asawa. At habang nagkakasiyahan sila ng mga sandaling yon, si Mang Simon naman ay may sarili ring kasiyahan. Matapos silang magsayaw, ay bumalik na sa upuan ng mag-asawa. Hindi pa sila umaalis sapagkat hindi pa naman tapos ang kasiyahan. Nang hindi pa rin bumabalik si Mang Simon, ay nakaisip na ng paraan si Ronald. Love, excuse ha, magbabanyo lang ako. Sige, love. Kapag nakita mo si Tatay, ha, sabihin mo bumalik na. Baka lasing rin yun. No problem, love. Matapos mag-iwan ng halik sa labi, ay naglakad na nga si Ronald palayo sa lugar na yon. Pagpunta niya sa banyo, ay umihi muna siya at saka nagmatsyag kung nandoon ang kanyang biyena na lalaki. Nang hindi masilayan, ay naglakad-lakad pa siya. Bawat sulok ng resort hotel ay ginalugad niya hanggang sa marating niya ang pinakadulong common comfort room. Madilim sa bahaging yon. Kaya naman mukhang bibihira ang napunta lalo kapag ganong oras dahil sa nakakatakot. Tumingin lang saglit si Ronald at pagkatapos ay tumalikod na siya para bumalik sa kasiyahan. Subalit natigilan siyang mulit napalingon sa nasabing banyo. Matapos makarinig ng mahihinang ungol ng babae at lalaki. Pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki kaya maingat siyang naglakad papunta roon. Sinikap niyang makalapit sa banyo nang walang ingay hanggang sa unti-unti niyang marinig ang halinghing ng babae't lalaki. Nang pasimple siyang sumilip ay doon nga nakita ng dalawa niyang mga mata ang milagrong ginagawa ng biyena niyang lalaki. Nakikipagtalik ito sa babaeng halos kalahati na ng edad niya. Napalunok sa pagkabigla si Ronald sapagkat hindi niya sukat akalain na sa mismong kasal at kasiyahan ng anak ng Ginoo ay magagawa niya pa rin ng ganong klase ng kalandian at katarantaduhan. Habang titig na titig sa mga nangyayari ay hindi maiwasang mapasigaw ng isipan si Ronald at mapabilib sa biyenan niyang lalaki.
Putsa si tatay, oh. Mahusay pa rin. Napailing siya dahil doon at pagkatapos ay nagmadali na siyang umalis sa lugar na hindi pa rin gumagawa ng kahit na anong ingay. Pagbalik sa kasiyahan ay kaagad lumapit si Ronald at umupo sa tabi ng asawang si Rica. Ang tagal mo yata, love. Nakita mo ba si tatay? Hindi alam ni Ronald kung magsasabi siya ng totoo sa mga oras na yon. At dahil sa ayaw niyang sirain ang mood ng asawa, kaya napagdesisyonan niyang magsinungaling na lang dito kahit ang totoo ay guilting guilty siya. Ha? Nasa room hotel na si tatay? Magpapahingan na raw muna siya. Hindi ko alam kung babalik pa yun. Ganon? Eh dapat sinabi mong matulog na lang siya kasi matatapos na rin naman tong party. Hayaan mo na. Basta ang malaga sa akin, ang mas ma-enjoy mo tong gabi na to, love. Pagkasabing yon, ay saka pinisil ng lalaki ang pisngi ng asawa. Kasunod noon ay nagngitian naman sila at nagtukaan. Eksakto rin na bumalik na si Mang Simon, kasunod ang babaeng katalik nito kanina sa banyo. Nang makita naman yon ni Ronald, ay napailing siya sa pagkadismaya sa biyay ng lalaki. Hindi niya kasi talaga sukat akalain na makakagawa ang Ginoo ng ganong klase ng kahalayan sa mismong kasal ng kanyang anak. Na mga oras na yon, matapos mismong masaksihan ni Ronald ng akto ang ginagawa ni Mang Simon, ay parabang bumaba ang tingin niya para rito. Alam ni Ronald na likas sa mga lalaki ang tawag ng laman at tukso. Pero ang ganoong klase ng mga hindi magandang gawain ay parang hindi niya gusto, lalo na't kasiyahan nila itong mag-asawa. Bigla tuloy siyang napatagay ng alak dahil sa pagkadismaya at nang mapansin ni Rica na tila sunod-sunod ang paglahok ni Ronald ng alak ay nagtaka ang babae. Uy love, bakit sunod-sunod ka magtagay? Anong gusto mo ba, malasing? Saka lumapit ang babae at nagbulong sa kanyang asawa. Baka manasing ka, magpa-party pa tayo mamaya sa hotel room natin. Tila nang laki naman ang mga mata ni Ronald sa tuwa. Matapos ang isa pang pagtungga ng alak ay tumigil na siya't hinarap ang asawa. Saka tumingin ng nakakaloko. Promise yan ha, huwag mo akong tutulugan ha. Oo naman no, hinding-hindi no. Baka ikaw pa nga makatulog sa dami ng nainom mo eh. Excited na ako mamaya. Kinikilig tuloy ako love eh. Natawa tuloy si Rica matapos ang reaksyon ng kanyang asawa. Pagkatapos noon ay muli silang nagpunta sa entablado para sumayaw. Nag-announce kasi ang DJ para sa last dance kaya ang lahat halos na mga naroon ay nakijoin na sa kasiyahan. Habang masayang nagpapaikot-ikot ng sayaw ang mag-asawa, ay hindi maiwasang mapabaling ni Ronald sa biyena niyang lalaki. Nang makita niya ito na parang walang nangyari at parang walang ginawang kalukuhan, ay nadismaya na naman siya rito. Napaisip tuloy bigla si Ronald at biglang napapangako sa kanyang sarili na hinding-hindi niya gagawin ang ginagawa ni Mang Simon. Dahil ayaw niyang saktan ng damdamin ng pinakamamahal niyang asawa. Nang matapos na ang kasiyahan, ay nag-uwian na ang mga bisita. Matapos din nilang magpasalamat sa mga ito, ay bumalik na nga ang dalawa sa hotel room at bago makapasok ay nasa lubong pa nila si Mang Simon. Tay, matutulog na po kami ni Ronald ha. Maraming salamat po sa pagpunta. Ah, matulog na rin kayo, Tay. Huwag na kayong lumabas-labas, ha? Ay, oo naman, anak. Ano naman ang gagawin ko sa labas? Saka bumaling ang Ginoo kay Ronald na nung mga oras na yon ay nanahimik lang dahil nadidismaya pa rin siya sa kanyang biyena na lalaki. O, Ronald, ikaw nang bahala sa bunso ko, ha? Huwag na huwag mong sasaktan yan. Katulad ko sa nanay nila. Ayun, iningatan ko yun ng husto at hindi pinaiyak. Kahit maraming mga babaeng lumalapit sa akin at nagbibigay tukso, eh nako, pigil na pigil ako kasi mahal na mahal kong nanay nila. Pasimpleng napaismid si Ronald dahil sa mga sinabi ng lalaki niyang biyanan.
Huwag na huwag kang mambababae ha. Nako, yari ka sa akin. Makakaasa po kayo, Tay, na hindi ko po kayo tutularan. Natigilan si Mang Simon at sumeryoso ang pagmumukha nito matapos yung sabihin ni Ronald. Si Rica naman ay nagulat dahil sa mga sinabi ng kanyang asawa. Eh, siyempre Tay, masihigitan ko pa yung pag-iingat na ginagawa nyo. Saka siya nakipagkamay sa biyen ng lalaki. Nagtawanan sila at pagkatapos noon ay nagpaalam na ang mag-asawa. Pumasok na kagad sila sa kanilang hotel room. Ganun din si Mang Simon. Nang gabing yon ay isinantabi muna ni Ronald ang pagkadismaya niya sa kanyang biyenan sapagkat in-enjoy muna niya ang moment nila ni Rica bilang opisyal na mag-asawa. Halos hindi nga sila nakatulog dahil sa dami ng nangyari at katulad ng ipinangako ni Rica kay Ronald, pinaligayan niya nga ng magdamag ang kabiyak. Pagkatapos ng okasyon ng kasal na yon, ay nagbakasyon pang muli ang mag-asawa para sa kanilang honeymoon. Kaya ang namalagi lang sa kanilang bahay ay si Mang Simon. Simula kasi na magsama si Ronald at Rica, ay nagdesisyon na rin silang kupkupin si Mang Simon dahil wala naman nang matutuluyan ang matandang Ginoo matapos nitong ibenta ang sariling bahay para makapagbayad ng utang. Kung tutuusin ay hindi sang-ayon si Ronald, subalit ayaw niyang malungkot ang asawa kaya naman pumayag na rin siya dahil dalawa lang naman silang magkasama sa bahay. Pagkatapos ng honeymoon, isang linggo ang nakalipas ay bumalik na nga sa tirahan ng bagong kasal. Pero napaaga sila ng isang araw dahil mayroong katatagpuin si Rica ng araw na yon. Eksakto alas 5 ng hapon ay naunang umuwi ng bahay si Ronald dahil nagpunta pa si Rica sa long lost friend nito. Nang oras na yon ay walang kamalayan si Mang Simon dahil ine-expect niyang kinabukasan pa ang uwi ng kanyang anak at manugang. Kaya naman nagdala na naman siya ng babae. Kasama niya ulit ang babae na nakanig niya noong nasa kasal ng dalawa. Bukod doon ay may isa pang babae itong kasama, kasing edad lang din ni Ronald at Rica. Hindi nilak ni Mang Simon ang pinto ng bahay dahil nag-iinuman sila kasama ang dalawang babae. At bukod doon ay nagsisimula na rin silang maglandian ng mga oras na yon. Eksaktong pagbukas ng pinto ni Ronald ay nakita nga niya na nakakandong na ang isang babae sa biyenan niyang lalaki. Kaya natigilan siya at biglang isinara ang pinto at muling lumabas. Dahil naman sa nangyari ay nagulat din si Mang Simon. Kaya kaagad itong umalis sa babae at lumabas para harapin si Ronald. Pasensya na. Wala lang yon. Naaya lang akong uminom kasi medyo nakakaboring ngayon kaya pinagbigyan ko. Akala ko bukas pa ang uwi ninyo eh. Huminga muna ng malalim si Ronald bago magsalita. Ginawa niya yon upang maiwasan ang kung anumang masasabi niya sa biyenan na hindi maganda. Tay, pauwi na po si Rica eh. Pwede itigil niyo na yung inuman? Matapos yung sabihin ni Ronald, ay kita naman sa mukha ng Ginoo ang hindi magandang reaksyon. Para bang nainis ito matapos yung sabihin sa kanya na manugang. Saan ko naman paiinumin to mga kasama ko? Hindi ko na po problema yun, Tay. Ayaw ko makita ng asawa ko kung ano man yung ginagawa nyo. Please lang po, paalisin nyo na sila. O kaya lumipat kayo kung saan nyo gusto. Huwag lang dito sa pamamahay namin. Pwede? Dahil sa sinabing yon ni Ronald ay parang mas lalong nainis ang Ginoo. Grabe ka naman makapagsalita sa akin. Nagkaganyan ka na kagad simula nang kinasal kayo ng anak ko. Alam kong nakikitara lang ako, pero hindi mo naman ako kailangan pagsalitaan ng ganyan. Tay, nasisikmuran niyo ba yung ginagawa niyo? Alalahanin yung babae si Rica. Hindi niyo ba naisip na sa mga ginagawa niyo baka karmahin kayo sa amin? Sa mismong anak niyo bumalik yung karma? Tay naman, tumigil na kayo sa kalaswaan ninyo.
Landian lang naman yun. Natural sa nakainom at wala naman akong ginagawa masama. Napaismid si Ronald habang nakatingin sa kanyang biyanan. Tay, tay naman. Itang kita ko yung nakakandong sa inyo, tapos yung isang babae hinahawakan mo sa dibdib. Hindi na nga alam paglalandian yun, tay. Hindi nyo ba naisip na kaedad lang namin ang anak nyo yung mga babaeng yun? At isa pa, nakita ko kayo nung isang babaeng kasama nyo ngayon dyan sa loob, dun sa kasal namin ni Rica. Gumagawa kayo ng milagro dun sa pinakadulong banyo ng hotel. Hindi man lang kayo nahiya. Pati ba naman sa kasal ng bunso nyong anak, ginagawa nyo yun? Mas lalong nainis si Mang Simon dahil sa mga sinabi ni Ronald. Kaya naman hindi na to nagsalita. Padabog na lang nitong kinilabog ang pinto pagpasok sa loob ng bahay at mula sa pwesto ay dinig na dinig ni Ronald kung paano magmura ng paulit-ulit ang biyenan niyang lalaki. Napailing na lang siya habang napapabuntong hininga ng malalim. Pagkatapos noon ay hinilamusan niya ang mukha gamit ang kamay. Hindi rin akalain ni Ronald na aabot sa ganoon ang mga pangyayari. Ilang saglit pa'y bumukas na ulit ang pinto at iniluwa roon si Mang Simon kasama ang dalawang babae. Tumingin lang ng matalim ang Ginoo at pagkatapos ay naglakad na ito palayo, kasunod ng mga babae na kung saan ay umaalalay pa sa kanya. Napailing na lang ulit si Ronald habang pinagmamasdan ang biyenang lalaki na papalayo. Pagkatapos noon ay bigla siyang napatapik sa ulo kasunod ng muling malalalim na pagbuntong hininga. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay napahimas batok siya dahil sa kakaibang amoy na naiwan. Pinaghalong amoy ng suka, alak, usok at kung ano-ano pa. Halatang halata na walang naglilinis sa bahay dahil para nitong amoy masangsang na bar. Ay, ano ba naman tong si Tatay Simon, no? Ano-ano pinaggagawa dito sa bahay namin eh? Napasalampak ng upo si Ronald bago muling napabuntong hininga. Hindi niya rin naman kasi sukat akalain na aabot sa ganoon ang mga pangyayari. Hindi niya rin talaga alam na ganoon ang ugali ng kanyang biyena na lalaki. Sapagkat nito lang naman ito nag-stay sa kanilang bahay at nito lang din ito naiwan na mag-isa. Ilang saglit pa'y tumayo na si Ronald at nagsimulang maglinis bago pa maabutan ng kanyang asawa na ganoon ang amoy at itsura ng kanilang bahay. Halos isang oras din siyang naglinis hanggang sa bumalik ang dating mabangong amoy ng bahay. Pagdating ni Rica ay humihilik na halos si Ronald sa sofa dahil sa pagod. Oh, bakit dito natulog to? Nasaan si Tatay? Kahit aandap-andap ang mga matay, tumayo ang lalaki at hinagkan ang asawang kadarating lang. Hindi ko alam kung nasaan si Tatay eh. Lumabas lang. Teka, kumain ka na ba? May pasalubong ako. Tiran mo na lang si Tatay ah. Kumain ka na at magbibis lang ako. Busog na rin ako kaya hindi na ako kakain, love. Pagkakuha ng pasalubong ay kumain na si Ronald at paglipas ng ilang sandali matapos siyang makapagapunan ay nilapitan siya ni Rica dahil hindi pa rin nauwi si Mang Simon. Hindi kasi sinabi ni Ronald na nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo ng ama ng kanyang asawa. Hindi niya rin inopen sa babae ang tungkol sa pagdadala nito ng mga kainuman sa bahay nila dahil ayaw niyang magalit si Rica kay Mang Simon. Love, bakit kaya wala pa si Tatay? Di ba sabi mo lumabas lang? Baka mamaya kung ano na nangyari doon. Huwag ka masyado mag-alala, love. Alam mo namang maraming kaibigan niyang tatay mo. O sige, hahanapin ko na lang siya ron sa mga pwestuhan niya doon sa kanto. Doon lang naman tumatambay yun eh. Pagkasabing yon, ay lumabas na nga kaagad ng bahay si Ronald para hanapin ang malandi niyang biyenan. Kahit naiinis siya rito, ay ayaw niya pa rin naman na mayroong mangyaring masama sa Ginoo dahil una, biyenan niya ito at pangalaway, tatay ito ng pinakamamahal niyang asawa.
Habang nagmumotor, ay sumipat-sipat si Ronald sa mga maliliit na bar at inuman sa pinaka-highway na kanilang lugar. Subalit sa dami ng nadaanan niya, ay hindi niya nakita ang presensya ni Mang Simon. Nang susuko na siya at pauwi na, ay sa kanya nakita ang dalawang babae na kasama noon ng biyenan niyang lalaki nang maabutan niya sa kanilang bahay. Nilapitan niya ang mga ito at saka tinanong, Kayo yung kasama ni Tatay Simon sa bahay kanina, di ba? Nasaan siya? Umirap-irap lang ang dalawang babae at pagkatapos ay sumagot ang isa na iniwan sila ni Mang Simon matapos makakita ng mas sariwa at batang babae kesa sa kanila. Dahil doon ay napailing na naman si Ronald bago magpaalam sa dalawang babae na tila luluray-luray na sa paglalakad. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa tumirik na lang ang kanyang motor sapagkat hindi niya namalayan na wala na pala itong gaas. Napilitan siyang magtulak hanggang sa gasoline station at nang makarating doon ay dali-dali siyang nagpakarga. Habang nagpupuno ng gas ay napabaling ang atensyon niya sa mga kalalakihang nag-uusap-usap. Nadinig niya kasi ang boses na nabanggit si Mang Simon ng mga kalalakihan, kaya kaagad siyang lumapit doon. Ayon sa kanyang narinig ay may gwapong matandang ginuuraw na natagpuan sa terminal ng tricycle na hubot-tubad at walang malay. Nung una raw ay parang wala ito sa sarili dahil sa kalasingan, hanggang sa matulog na lang daw sa isang sulok at walang pakialam sa mga taong naroon. Mabuti na lang daw ay hating gabi na, kaya halos wala ng tao sa nasabing terminal. Dali-daling nagtungo sa terminal si Ronald at doon nga'y nakita niya ang ilang tricycle driver na binubuhat si Mang Simon, kasunod ng pagtaklob sa katawan nitong walang kahit na anong saplot. Ano pong nangyari? Kilala ko po siya. Ayon sa kwento ng isang tricycle driver ay meron daw kasamang dalagang Ginoo. Ayon sa description, maputla ang balat, mapula ang mga mata, sobrang haba ng buhok na lagpas sa puwetan, itim na itim ang suot na duster at tila dayo ang babae sa nasabing lugar. Naku, maraming salamat po sa pagtingin sa biyenan kong lalaki ha. Ako na pong bahala sa kanya. Umarkila si Ronald ng tricycle para maihatid ang biyenan niyang lalaki sa kanilang bahay. Ginaid na lang ni Ronald ang driver hanggang sa makauwi sila. Pagdating sa tapat ng bakuran ay halos malaki ang mga mata ni Rica matapos makita ang kanyang ama. Anong nangyari kay Papa? Bakit ganyan siya? Bakit wala siyang malay? Bakit siya nakahubot-tubad? Love, pwede doon na lang tayo sa loob mag-usap? Nagpatulong na nga muna si Ronald para buhatin ang Ginoo at pagkatapos maipasok si Mang Simon sa loob ng bahay ay doon na nga ikinuwento ni Ronald ang narinig niya sa mga osisero kung bakit humantong sa ganoon ang Ginoo. Mabuti na lang din talaga ay nakita niya at naabutan si Mang Simon dahil kung hindi ay baka kung ano pa ang mangyari dito. Medyo nagigilty din si Ronald dahil umalis ang Ginoo matapos siyang makapagsalita ng hindi maganda rito. Kaya pagsapit ng madaling araw ay bumangon si Ronald. At habang natutulog ang kanyang asawa at biyenan ay pasimple niyang tinungo ang silid ng Ginoo para kausapin ito kahit nahihimbing na sa pagtulog. Tay, alam kong hindi niyo ako naririnig pero pasensya na kayo sa mga nasabi ko kanina. Ayaw ko lang kasing masaktan ng damdamin ni Rica kapag nakita kayo sa mga ginagawa niyong kalokohan at kalandian eh. Sana maintindihan niyo ako, Tay. At sana rin, magbago na kayo. Alam kong byudo na kayo pero mas mainam na mag-focus na lang kayo sa sarili niyo kaysa sa ibang babae na mas bata sa inyo dahil lang totoo eh, pipirahan lang kayo ng mga yun. Hindi na halos natapos ni Ronald ang sinasabi dahil bigla na lang kumislot-kislot ang katawan ni Mang Simon. Napatayo si Ronald dahil doon
at pagkatapos noon ay bigla siyang napaatras dahil bigla na lang dumilat ang Ginoo. Day, ayos lang kayo? Hindi umimik si Mang Simon. Tumingin lang ito ng matalim kay Ronald at pagkatapos ay bigla itong muling pumikit. Hindi naman kaagad nakaimik si Ronald dahil sa gulat matapos siyang matitigan ang biyena niyang lalaki. Ayos lang ba kayo, Tay? Hindi pa rin umiimik ang Ginoo kaya nanatiling tahimik ang buong silid. Pagkatapos noon, ilang saglit lang ay bigla na lang tila nanginig. Umuga-uga ang kama kaya muling natigilan si Ronald. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Minasdan lang ni Ronald ang nanginginig niyang biyenan at dahil sa pagkabigla ay hindi kaagad siya nakakilos. Kinabahan kasi siya ng mga sandaling yun dahil pakiramdam niya ay para bang may hindi magandang nangyayari sa kanyang biyenan. Maya-maya pa'y tumigil ang panginginig ng Ginoo. Sinundan yun ng malakas na paghangin na siyang nagbukas ng bintana ng silid ni Mang Simon. Natanggal pa nga ang kurtina dahil sa lakas ng hangin. Para bang may kung anong presensya na bigla nalang pumasok sa silid na yon. Ilang saglit pa'y tila binalot ng kakaibang presensya ang buong silid. Nagpalinga-linga si Ronald sa paligid habang napapayakap sa sarili. Unti-unti rin siyang nangilabot pagkawala ng hangin. Simula sa kanyang paanan ay gumapang ang kakaibang lamig, papunta sa tiyan hanggang sa kanyang batok. Nagpaikot-ikot ang lamig, hanggang sa magtayuan na rin ang kanyang balahibo kasunod ng pagsilay ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos noon, ay muli na namang nanginig ang natutulog na katawan ng Ginoo, hanggang sa para itong lumutang ng ilang metro mula sa kama. Doon na nagitla at nasindak ng husto si Ronald, kaya naman natataranta siyang patakbong tumungo sa pinto ng silid. Subalit hindi niya mabuksan ang pinto sapagkat para bang may kung anong malakas na enerhiyang pumipigil dito mula sa labas. Dahil doon ay muling napatingin si Ronald sa biyenan niyang lalaki na nung mga oras na yon ay hindi na nakalutang at hindi na rin nanginginig. Kaya lang ay bumubuka na ang bibig nito na parang may kung anong ibinubulong. Napatanga si Ronald sapagkat hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng kanyang biyenan. Kahit kinakabahan ng mga oras na yon, ay nakuha niya pa rin tingnan at pakinggan ang kung anong sinasabi ng Ginoo. Muling nagsalita si Mang Simon at sa pagkakataong yon, hindi na pabulong kundi mas malakas na kesa sa nauna. Habang binibigkasyon ni Mang Simon ay unti-unting lumalakas ang hangin at ilang saglit pa matapos ang pagbibigkas ng mga salitang hindi niya maintindihan ay bigla na lang may kung anong itim na usok ang sumulpot mula sa kung saan. Kitang-kita yon ni Ronald kung paano nagpaikot-ikot sa kanyang biyenan. Hanggang sa bumulusok ang itim na usok sa bibig ni Mang Simon. Kasunod noon ay biglang dumilat at bumangon ang Ginoo. Nanlisik ang mga mata nito habang nakatingin kay Ronald. Mabilis ang mga sumunod na nangyari at hindi yun inaasahan ni Ronald. Bigla na lang kasing tumakbo si Mang Simon papalapit sa kanya at bigla na lang siyang sinakal ng maigpit sa leeg. Tay, hindi ako makahinga. Hindi nakinig ang matandang Ginoo. Sa halip ay mas hinigpitan pa nito ang pagkakasakal sa liig ni Ronald na nagpupumiglas dahil hindi na siya makahinga sa tindi ng pagkakasakal. Tay, tama na. Rika, tulong! Dapat sa iyo mamatay. Papatay kita. Dahil sa sobrang higpit ng pagkakasakal ni Mang Simon sa liig ni Ronald ay hindi na niya nagawang makapagsalita.
Halos maubos na rin ang hangin sa kanyang katawan kaya hindi na nanlaban pa si Ronald. Naluha na lang siya habang nanginginig ang katawan dahil sa hindi na makahinga hanggang sa buti na lang ay biglang dumating si Rica. Nagising kasi ang babae dahil sa mahihinang ingay na kanyang naririnig sa silid ng ama. Nang mapansin niyang wala ang asawa sa higaan, ay bumangon siya sa higaan at lumabas ng kwarto hanggang sa masaksihan na nga niya ang mga pangyayari. Tay, itigil mo na yan, Tay! Ano ginagawa mo kay Ronald? Tama na, Tay! Matapos marinig ni Mang Simon ang boses ng kanyang anak, ay bigla siyang parang natauhan. Ang panglilisik ng mata ng Ginoo ay bumalik sa normal. Nang makita niyang sakal-sakal ni Ronald na malapit ng malagutan ng hininga, ay bigla niya itong binitiwan kasunod ng pag-atras. Anong nangyari? Umubo-ubo naman ang mangiyak-ngiyak na si Ronald habang niyayakap ng kanyang asawa. Bakit mo ginawa ito sa asawa ko, Tay? Ano mo ginawa niya sa iyo? Umiling-iling ang Ginoo. Yumakap naman ang maigpit si Rica sa kanyang asawa habang naiiyak na nakatingin sa kanyang ama at nang hihingi ng eksplenasyon dahil sa ginawa nitong pagsakal sa kanyang asawa. Pinigil naman ni Ronald ang asawa dahil siya mismo'y nasaksihan ang totoong nangyari kung bakit nagkaganon si Mang Simon. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Huwag mo sisihin si Tatay, love. Wala siyang alam. Hindi na halos natapos ni Ronald ang kanyang sinasabi dahil bigla na namang nangisay-ngisay si Mang Simon. Kitang-kita na mag-asawa kung paanong ang mga mata ng Ginoo ay biglang namuti na parabang nasaniban ng kung anong nilalang. Ilang segundo rin na ganoon ang nangyari. Hanggang sa bigla nangang nawalan ng malay tao ang gwapong Ginoo. Mabuti na lang ay sa kama ito humandusay kaya naman hindi nabagok ang ulo nito. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay puno ng takot na napatingin si Rica sa kanyang asawa. Kitang-kita sa mukha ng babae ang mga katanungan sapagkat tila wala itong maintindihan sa mga sandaling yon. Ano pa nangyari? Hindi halos nakatulog ang mag-asawa dahil sa mga nangyaring yon. Kagad ikinuwento ni Ronald ang nasaksihan niya nung gabi na magpunta siya sa kwarto ni Mang Simon. Naikwento na rin ni Ronald ang lahat-lahat, pati na rin ang mga ginawang kalokohan ni Mang Simon nung araw ng kasal nila. Nadidismayaman at nalulungkot, ay pinangibabawan pa rin si Rica ng awa para sa ama, lalo na nang maikwento ng kanyang asawa ang tungkol sa itim na usok na pumasok sa Ginoo na siyang dahilan kung bakit nasakal si Ronald. Matapos makapagkape, eksaktong pagsikat ng araw kahit wala pang tulog, ay naghanap na kagad ang mag-asawa nang alam nilang makakatulong kay Mang Simon. Matapos din kasi na mahimatay ang Ginoo, ay bigla na lang itong tinubuan ng itim-itim na butlig sa buo nitong katawan. Bukod sa mga itim-itim na butlig, ay marami ring mga insekto ang biglang umaali-aligid sa ibabaw ni Mang Simon, subalit hindi naman ito dumadapo sa katawan niya. Alam ng mag-asawa na hindi normal ang ganon, kaya naman humanap na kagad sila ng manggagamot na may kakayahan at alam tungkol sa ganoong bagay. Eksaktong pagsabit ng tanghali, ay meron nga silang nakilala na isang matandang ginang na nag-aaral ng mga bagay patungkol sa mga hindi pangkaraniwan. Puti ang kulot-kulot na mahabang buhok, bulag ang kanang mata at uugod-ugod na. Ang pangalan niya ay Inang Elma at tinatawag siya sa kanilang lugar bilang babaylan habang ang iba naman ay puting mangkukulam. Isinama nila si Inang Elma sa bahay at nang nasa bakuran pa lang sila'y kakaiba na ang pakiramdam na matanda. Magmadali kayo. Pumasok na tayo sa loob dahil kapag sumapit ang alas tres at hindi natin nagamot ang tatay mo'y maaaring makuha siya ng mangkukulam. Oh, nakulam po ang tatay ko. Tumango ang matandang ginang at pagkatapos ay nauna na itong pumasok sa gate.
sumunod naman ang mag-asawa hanggang sa pagpasok nila sa silid ay laking gulat nila dahil samot-sari na ang insekto sa loob ng kwarto ni Mang Simon. Ang mga insekto ay kung saan-saan bahagi na ng silid na kapugad, pero wala sa mga ito ang lumalapit sa katawan ng Ginoo. Labis namang kinabahan si Rika nang makita yon, kaya bigla siyang napaluha at napayakap sa kanyang asawa. Hindi yan mga natural na insekto. Napatingin sa kanya ang mag-asawa na punong-puno pa rin ng pagtataka. Kung ganun, ano po yan? Mga iba't ibang uri yan ng lamang lupa at kung ano-ano pa na maaring may masamang espiritu o kaya mga engkanto o elemento. Alam niyo bang katulad sa mga mambabarang, ang mga ginagamit nilang insekto ay hindi normal na insekto? Mga masasamang espiritu yon na sabik na sabik pumasok at mangialam sa loob at kalamnan ng tao. Parang ganon na mga yan, pero hindi pa sila pinapayagang pumasok sa katawan ng tatay mo. Tila nagitla na naman ang mag-asawa sa mga revelasyon na yon ni Inang Elma. Ano pong ibig niyong sabihin? Kaya nga po, ano po yon, Inang Elma? Ang espiritu na mangkukulam na nasa loob mismo ng katawan ng tatay mo. Pagkasabing yon na matandang ginang ay muling naalala ni Ronald ang itim na usok na nakita niyang pumasok sa bibig ni Mang Simon. Ay, yun ba yung nakita kong itim na usok na pumasok sa bibig ni tatay? Pagkatango na matandang ginang ay hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Kaagad niyang hinarap ang nakahigang katawan ni Mang Simon na parang natutulog lang. Pagkatapos noon ay inutusan niya si Ronald na isara ang bintana at pinto. Ginawa nga yun ni Ronald at nang dumilim na sa buong silid ay nagsimula na si Inang Elma sa kanyang ritual. Mula sa dala niyang bayong ay kinuha niya ang tatlong itim na kandila at isa-isa itong sinindihan. Saka inilapag sa sahig kung saan nakatapat ang paanan ni Mang Simon. Habang nakatingin naman sa ginagawa ng ginang ay yumakap lang si Rika sa kanyang asawa. Si Ronald naman ay napa-sign of the cross at nagdasal sa kanyang isipan. Sa puso't isip ng lalaki, kahit dismayado siya sa malanding biyenan ay ayaw niya namang mapahamak ito ng ganon. Ilang saglit pa'y nagsimula ng magsalita si Nang Elma. Nagbigkas ito ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Paulit-ulit yon hanggang sa makaramdam na sila ng kakaibang presensya sa buong silid. Bigla na lang lumamig ng husto. Kasunod ng biglang pagbabago ng amoy ng kapaligiran na parabang may patay na hayop doon. Nagsimula ring maglipara ng mga insekto na nasa loob ng silid na parabang nagwawala at hindi nagugustuhan ng mga nangyayari. Dahil doon ay mas lalong humigpit ang yakap na mag-asawa sa isa't isa hanggang sa bigla na lang nagbuka ang bibig ni Inang Elma. Walang hiya kang Rowena ka! Matagal na kitang hinahanap! Nandito ka lang pala nagtatago sa katawan na ito! Kasabay ng pagkakasabing yon ni Inang Elma ay biglang dumilat si Mang Simon. Bumangon subalit hindi naman ito umalis dahil tila ba may kung anong ginawa si Inang Elma para hindi ito makaalis sa kama. Hindi ka pa rin talaga natututo ha? Ilang beses na kitang pinarusahan. Siguro'y kailangan mo na talagang mamatay. Nakahanap na ako ng perfectong katawan na puno ng kalandian at kalaswaan. Bakit dumating ka na naman, Elma? Nagsusumigaw sa sakit ang mangkukulam na sumanib kay Mang Simon dahil sa itim na asing winisik ni Inang Elma. Tumigil ka! Wala kang karapatang gumamit at manira na katawan ng tao! Ano bang ginawa sa iyo ng taong ito? Humalakak ng ubod lakas si Rowena na nakasanib sa katawan ni Mang Simon. Tumigil lang ito nang muling hasikan ng itim na asin ni Inang Elma. Dahil doon ay napilitang magsalita ang mangkukulam na lumukob sa Ginoo. Masyadong mahilig at maharot ang katawan na ito. Kahit may edad na siya,
nakukuha niya pa rin makipaglandian. Ipaubaya mo na sa akin to. Dapat lang magdusa katawan na ito. Hindi sila dapat nagtatagal sa mundo ito. Di ba? Iniwan ka rin naman ang asawa mo at ipinagpalit ka sa iba, kaya mo siya pinatay. Ganito rin ang gagawin ko. Di ba? Ganun din naman ang ginawa mo. Pinapatay mo ang mga taong nagloloko sa mga asawa nila. Muling hubalakhak si Rowena na nasa katauhan ni Mang Simon. Na mga oras namang yun ay hindi umiimik si Inang Elma, kaya medyo nabahala sina Rica at Ronald. Malapit kang mag-alastres, kaya tabayan. Pagbigyan mo ko, ipaubaya mo na to sa akin dahil pareho naman tayo naglayunin. Ang pumatay na mga ganito klase ng tao! Hindi na hinayaan pa ni Inang Elsa na makapagsalita ng kung ano-ano si Rowena. Ilang saglit pa ay nagbikas ng mga orasyon na matandang ginang. Paulit-ulit hanggang sa bigla na lang lumakas ang hangin. Muling naglipara na tila nagwawala ang mga insekto. Kasunod ng biglang pagbukas ng bintana. Maya-maya pa ay makailang ulit na nagwisik ng itim na asin ang matandang ginang. Hanggang sa ang katawan ni Mang Simon ay parang bulating nahihirapan dahil sa sakit. Ilang saglit pa'y nangitim ng tuluyan ng buong balat ng Ginoo. Kaya labis na natakot si Rikat, napapapikit na lang habang nakayakap ng maigpit sa kanyang asawa. Mas tumindi ang mabigat na enerhiya. Mas lumakas ang hangin at ang mga insekto'y biglang naipon sa tapat ng Ginoo. Hanggang sa mula sa bubungan nito ay bumulwak ang makapal na itim na usok. Parang mga gutom na tigre ang insekto na nilantaka ng itim na usok na pilit namang kumakawala. Hanggang sa tuluyang itong maubos sa kawalan. Nang wala na ang itim na usok, ay unti-unti na rin nag-alisa ng mga insekto hanggang sa tuluyan na rin mawala. Yan ang dapat sa'yo. Dahil sa mga katulad mo ay mas lalong sumasama ang imahe ng mga katulad kong mangkukulam. Nagpasalamat ng husto ang mag-asawa kay Inang Elma at dahil sa nangyari ay isang malaking aral na rin ito kay Mang Simon. Hindi na nga rin siya umulit sa kanyang ginagawang paglalandi sa mga kababaihan dahil binalaan na rin siya ni Inang Elma na kapag muli niya itong ginawa ay siya na mismo ang magpaparusa sa Ginoo. Naging maayos naman ang pagsasama ni na Ronald at ng malandi niyang biyena na lalaki. Natuluyan ng nagpakabuti. Wakas!